Good day mga kachika, isang showbiz chika muli ang aking ibahagi, at kung bago ka lang sa aking channel maaaring mag-subscribe and hit the button bell notifications para lagi kang updated sa mga showbiz balita. Maraming salamat! Isiniwalat ni Anthony Taberna na isa na namang pagsubok ang hinaharap ngayon ng kanilang pamilya. Nalaman din na kamakailan lamang ay napag-alaman ni na Anthony at asawa nitong si Roselle Taberna, na ninanakawan pala sila ng taong pinagkatiwalaan nila sa kanilang negosyo na Katonying's Cafe. Sadyang napakasakit ng nangyari para sa kanila, dahil bukod sa pinagdaraanan ngayon ng kanyang anak na si Zoe na mayroong karamdaman, nagawa pa umano ng taong ito na sila'y pagnakawan. Matatanda ang aminado si Anthony Taberna, na naluluha siya tuwing pinapanood niya ang video ng pag-ahit ng buhok sa ulo ng kanyang anak na babae. Ngunit ipinagmamalaki ng veteranong broadcaster ang kanyang katapangan. Nakangiti siya ngunit alam kong durog na durog ang puso niya, noong nagumpisa akong malasakit sa buhok dahil sa chemotherapy. Hanga ako sa tapang ng aming panganay. Mahal kita, Zoe, sabi ni Anthony. Nabanggit pa ni Anthony na talagang sinisinop na sana nila ang kita ng kanilang kumpanya subalit nagawa pa itong kunin ng iba. Sobrang sakit sa pakiramdam, kaya ang sitwasyon namin ngayon yung tao ay may inihahanda namin ang kaso sa kanya, pahayag ni Anthony. Ang masaklap pa rito, dahil sa pangyayaring ito, malaki raw ang posibilidad na magsara na ang kanilang negosyo. Sabi ko nga kung hindi namin mareremedyuhan ngayon ang nangyari, masakit man, ipinagtapat ko na sa manager namin na baka ihanda natin ang sarili sa pagsasara ng kumpanya, malungkot na pahayag ni Katunying. Sa kanyang Instagram post sinabi niyang, 16 days ka na lang. Pinakamabigat na dinaanan namin sa taong ito ay ang karamdaman ni Zoe. Habang pinapasan namin ito ay pumutok ang Bulkang Taal, at dumating ang pandemya na humampas ng gusto sa Katonying's at sa mga umaasa rito. Nakakatindig naman kahit paano dahil sumusweldo pa ako noon sa ABS-CBN pero nadali naman ng hindi maaprubahan ang franchise sa Kongreso. Pero okay pa rin. Pagsubok lang yan. Ngiti pa rin. Nakatindig pa rin. Tapang-tapangan, lakas-lakasan. Pero di ko akalain na bago matapos ang 2020, may humahabol pa. Nadiskubre namin na ang taong aking pinagtiwalaan, ako pala ay matagal nang pinagnanakawan. Ang pera ng kumpanya, na magic niya at naidireko sa sarili niyang bank account. Hindi maliit na halaga, milyong piso na mula sa paghihirap ng mga empleyado ng Katonying's. Tama po. Habang nagtitiis sa hirap ng pagtatrabaho ang mga panadero, kusinero, servidor at servidora, driver, janitor at iba pa, siya naman pala ay nagpapakaligaya sa perang hindi naman sa kanya. At ang lalong masakit at karimari-marim, noon mismong ikinuwento ko sa kanya ang hirap ng kalooban, at bulsa dahil sa aming pinagdadaanan gawa ng natuklasang karamdaman ni Zoe, wala pa rin kunat ang pagnanakaw niya sa pera ng kumpanya. Kakasuhan namin ang taong ito pero hindi ako papayag na di mananagot ang bangko, at pati na ang kanyang mga kasabwat. Naghahanap kami ngayon ng katarungan. Tulad ng unti-unting paggaling ni Zoe, tiwala rin kami na makakabawi at hindi babagsak ang kumpanya. Oo nga at nahihirapan kaming lahat ngayon sa Katonying's pero hindi kami basta susuko. Malakas ang loob namin dahil may mga taong tumatangkilik at nagmamahal sa amin at sa Katonying's. Hindi ko tatalikuran ang maraming umaasa rito na mga empleyado at kanilang pamilya. Pagsasama-samahin namin ang lakas namin at ang pagtangkilik ng publiko, taglay ang inspirasyon ni Zoe sa amin. Higit sa lahat, sa sandal ang aming tiwala sa Panginoong Diyos at manghahawak sa pangako na hindi niya tayo pababayaan. Sana nagustuhan mo ang aking ibinahagi, any comments or suggestions just comment down below. Maraming salamat! Hanggang dito na lang mga kachika, see you in my next showbiz balita. If you like this video please don't forget to thumbs up, subscribes and share. Again, thank you for watching.